Kamusta na po kayo ngayon? Pagkatapos ng 7 taon, ano nangyari nga sa akin? Para sa anak ko, okay ako. Pero para sa hostin siya, hindi po masaya eh. Kasi 7 taon na po, wala pa rin hostin siya. Sa 6 na taon na pinangako ni Pinoy noon, kahit ni isa wala man lang natupad na yung hostesya na sinasabi niya, bago siya bumaba, sinabi niya yun sa amin nung nag-uusap kami, wala pa rin eh. Ngayon, sa Pangulong Duterte, sana naman po pagbabago. Ibig sabihin po, baguhin niya yung lumang nakasanayan natin na masyadong mabagal po yung hostesya. So ma'am, kung nakausap niyo po si Pangulong Duterte ngayon, ano po gusto niyo sabihin sa kanya? Gusto po namin talagang sabihin na yung pamilyang kulang, yung nararamdaman niya yun eh, kasi may magulang din siya. Nawalan siya ng magulang. Yung sakit na nararamdaman, yung gusto nila na makuha yung hostesya, para pagsapit man lang ng anniversary, nakakangiti ka, ihahanda mo. Hindi yung ihanda mo yung sarili mo, nakakayanin mo yung sakit para lang makuha yung hostesya. Yung ganung bagay. Paano po kayo, ma'am, ngayon sinawala na yun? Mister niyo po ba yung nawala? Ano pong trabaho niyo, ma'am? Cameraman po ng UNTV po. Cameraman ng UNTV. Kamusta na po kayo, ma'am? Yung buhay niyo po, kamusta na po? Okay naman po, kasi kailangan naming mabuhay para sama-sama kaming bawat pamilya na makuha po yung hostesya. Hanggang kami nabubuhay dito, sa awa ng Diyos, sasama kami hanggang kailan. Pero sana naman, sa panganahon na yun ni Duterte, hindi na po namin asahan sa susunod na taon pa. Good morning, my Philippines fellows. Palagi kami nandito, good morning, taon-taon na lang. The victims of, wala pa rin pagbabago. Ang Patuan Massacre. Naniniwala ko ba kayo na under the Duterte administration ay makakamtan nyo yung taong? I'm here to send a solidarity message po, for nanawagan po ako sa ating the victims, for the journalist killings, and for any journalist that being attacked, being murdered. Meron ho bang assistance na ibinibigay so far ang pamahalaan? We are in Indonesia are facing the same problems right now. We have 8 cases of impunity of journalists murdered because of their activities. Napakahirap po. Journalists are the fortress of freedom of expression. Sana walang sawang pagsuporta. We are the last hanggang makamtan namin ang hustisya. Ma'am, kamusta na po kayo pagkatapos ng 7 taon na nagalap yung masa? Ito po, ganito pa rin. Umaasa pa rin kami na makakamit namin yung hustisya sa 7 taon. Ma'am, kamusta po yung buhay niyo? Medyo mahirap maging single, ma'am, kasi ako lang kasi yung isang nagpapalaki sa mga anak. Yung pakiramdam niyo po, naibsan na po ba? Or medyo naibsan na rin po ng konti, pero ngayon na bumabalik na rin. Bumabalik kasi sana sa ngayon kasi parang nare-remember mo yung nangyari noon. Meron po ba kayong gusto ibatid kay Pangulong Duterte? Opo, na sana po sa administrasyong Duterte na sana po matulungan niya kaming makamit yung hostesya na para naman po makamove on kami. Kasi hindi po kami makamove on hanggang hindi pa nabibigyan ng hostesya yung mamahal namin sa buhay. Ipaglaban! Ipaglaban! Ipaglaban!